Hello po sa ating lahat at today's video gagawa po tayo ng corsage para sa mga babae. Ayan po, gumamit po tayo dito ng gerbera. Ayan po ang gagamitin nating flower at syempre dadagdagan po natin ng white flowers na ating pong ilalagay po sa side. Ayan po. So, ang una po natin gagawin, ikakat po natin yung ating gerbera according dun sa size na gusto natin at kailangan po dun sa ating pong gagawing corsage. And right after po nun, kukuha po tayo ng mga white flowers at saka yun po ang ilalagay po natin sa gilid at saka sa tabi niya. At pag nailagay na po natin yung mga flowers na maliliit, yung white flowers sa gilid, ay ilalagay naman po natin yung accent na dahon doon po sa bandang likuran. Ayan po. At pagkatapos po niyan, pag nailagay na po natin siya, lalagyan po natin ng floral tape. Nang sa gayon po, hindi po sila maghiwa-hiwalay. At syempre, lalagyan po natin yung pinakadulo, yung hanggang sa dulo na kung saan natin po kailangan. At pagkatapos po niyan, yung dulo po ay atin pong puputulin at tatanggalin. Ayan po. Pagkatapos, syempre, gagawa po tayo ng ribbon niya. At ang napili pong kulay ay kulay red. Ayan po. So, gagawa po tayo ng 4 loops para nang sa gayon maganda po yung pagkakaribbon. And then, itatali po natin sa isang end po ng floral wire. Ayan. And then, pagkatapos po niyan, pag nailock na po natin siya, kakat po natin yung ribbon, ganyan po ang kalalabasan. Ayan po. Tapos, yung pong kabilang dulo naman, ay gagawa rin po tayo ng isang 4 loop na ribbon din. Ayan. Tapos, ilalak din po natin dun sa kabilang side ng end po ng ating floral wire. At pagkatapos, gugupitin at bubuka. At pagkatapos yan, pagsasamahin silang dalawa at saka po iro-roll para humigpit po yung hawak niya. Ganyan na po ang kalalabasan. At pagkatapos, ilalagay po dun sa dulo ng ating pong corsage at i-roll up po natin yung wire. Ganyan po ang mangyayari. Yan po, iikot lang po natin. At pagkatapos po niyan, syempre, lalagyan po natin ng floral tape para hindi po nakita yung makikita yung ating pong floral wire na pinantali po natin. Yan, iikot lang po natin hanggang sa ma-fully covered po yung ating floral wire. Ganyan po ang mangyayari sa kanya. At syempre, huwag nating kalimutan yung ating pong pin. Ilalagay po natin yan dun sa part ng likod ng ating corsage para ready na po siya at hindi na po sila maghagilap ng pin. Ganyan po ang gagawin natin sa ating pong corsage. And syempre, pagkatapos po niyan, babalutin po natin ng plastic. Why? Para nang sa gayon yung moisture po nasa loob at hindi po siya totally mag-dry kasi wala po siyang floral foam. Ayan po. Ganyan po ang mangyayari. Ganyan na po ang kalalabasan ng ating pong corsage. Thank you so much sa panonood.